na bangungot ka? Napaniginipan ko na naman si Melina. Nandito raw siya. Bangungot lang yan. Hindi na babalik si Melina. Sa wakas, nakabalik na rin ako. Kakaiba ang bahay na to, Quago. Maraming nangyayaring kababalaghan, pero hindi ako natatakot. Bakit nakikita ko dito sa kawa ang mukha ng lalaking ito? Siya ba ang lalaking mamahalin ko? Si Inigo, hinalikan niya ako. Ang saya-saya pa na ng pakiramdam na to. Nahuhulog na yata ako kay Inigo. Pero sana totoo siya. Dahil gustong-gusto ko siya. Ano kaya ang pangalan niya? At saan ko siya makikita, Quago? Nandito pa rin siya sa lugar na to. Nandito pa rin ang Ilumina. Dinala niyo ako sa lugar na to para sa kalokohan na aklat na yun? Hindi kalokohan na aklat ng Salamangka. Ang Ilumina ang aklat na isinulat ni Elizaria. At ginawa niya ang aklat upang itala dito ang lahat ng nalalaman niyang Salamangka. At nang mamatay si Elizaria, ay minana ng kanyang mga disipulo ang libro na pinangalanan nilang Ilumina. Ngayong patay na ang guro, gamitin na natin ang libro para sa ating mga sarili. Magmagpayaman na tayo. Kung ganyan rin lang kayong mag-isip, hindi kayo karapat dapat para sa librong ito. Hindi kayo nararapat maging sorcerer! Dahil maiitim ang budhi nyo! Hindi mo mailalayo sa amin ang Ilumina. Kahit anong mangyari, mapapasa amin yan! Mula noon ay nahati na sa dalawang kampo ang mga sorcerer. Sa paglipas ng panahon, ay nadagdagan ng nadagdagan ang bilang ng mga itim na sorcerer. Ngunit natunto ng mga kaaway ang aming kinaroroonan, pinatay din nila ang lahat ng itim na sorcerer. At pilit na inagaw nila sa amin ang libro ng Ilumina. Tanging kami lang ng Tita Melina mo ang nakaligtas. Pero nawala rin sa akin ang Tita Melina mo. Pinatay kasi siya ng mga taong bayan dito. Sinunog siya ng lalaking minahal niya. Maghihiganti ako! At ginawa ko ang lahat para maging mayaman. At ngayon nakabalik na ako. Isa na lang ang kailangan ko para magawa ko ang pagiganti ko. Ang aklat ng Salamangka. Ang Ilumina. Ellie, kailangan kong mahanap ang aklat ng Salamangka. Alam kong nandito pa rin yan sa lugar na ito. Ma, okay ka lang? Bakit mo natanong yan? Eh kasi, nawi-weirduan na ako sa mga pinagsasabi niyo eh. Ma, hindi kayo witch. Hindi totoo ang mga witches. Sa cartoons na sila lumalabas, hindi totoo yung sisabi niyo tungkol sa libro. Imagination niyo lang yun. Ellie, anak. Hindi kita pipiliting maniwala sa akin ngayon. Pero darating din ang tamang panahon. Kapag hawak ko na ang Ilumina, paniniwalaan mo rin. Ano po kayong unang hinalikan ni Itay? Ayoko nga magkwento, nakakahiya. Nay, kasal naman din kayo eh. Huwag ka na mahiya. Sige na, kwento niyo na. Sige. Nung isang araw na dumalaw siya sa akin para manligaw, dinaan ako ng Itay mo sa bilis. Bigla niya ako nalikan. Good night. Hinalikan kayo ng isang lalaki, ibig sabihin nun, mahal ka niya? O kaya may gusto siya sa'yo? Hindi sa lahat ng pagkakataon, anak. Kasi merong mga lalaki na mga halik lang para makapanloko lang ng babae. Pero nasa babae na yung pagtitimbang kung seryoso sa kanya talaga yung lalaki o hindi. Oh, tignan mo muna yung niluluto ko. At asikusin ko na yung pa-planchayin ko doon. Apo, inay. Alam kong iniisip mo.
Tulad din ni Itay kay Inay, hinalikan ako ni Inigo. Pero hindi ko naman nararamdaman na niloloko niya ako. Alam kong hindi ako lolokohin ni Inigo kasi mabait siya. At sa tingin ko, hoy, atin-atin lang to, ha? Sa tingin ko, kaya ako hinalikan ni Inigo kasi may gusto din siya sa akin. O, tol, ito na yung sukli. Naka-order na. Tol, saan ka ba galing? Alam ba makikita tayo sa plaza? Ikot ako ng ikot doon, no? Hindi na makita makita. Oo nga pala. Pare, pasensya ka na. Nakita ko si Romana eh. Tid ko lang naman. Yes. Ayan naman pala eh. So, eh, baka kung ano na yan, ha? Ano ko sa bagay, eh, maganda naman si Romana. Bagay naman kayong dalawa. Ang taing nais ko lang tanong, eh, naka-first place ka na ba? Oo, pare, nahaling ako. Uy, na! Ikaw na! Ikaw na. Galing mo. Pero pare, magkaibigan lang kami. Ha? Huh? Parang goodbye kiss lang. Ano mo yun? Eh, yung pagiging magkaibigan namin, Brad, huwag bibigyan ng kahulugan. Yung paghatid ko sa kanya, yung paghalik ko sa kanya. Kasi pare, hanggang doon lang talaga yon. Friends lang talaga. Ang ganda-gandang babae ni Romana. Pakakawala mo pa. Ayun ni. Bahala ka. Ikaw ang mawawalan. Pati, ubusin mo na yung kinakain mo. Baka sobra kang pumayat kung hindi mo yung inubos, ha? Mm. Sige, para lalo kang gumanda. Ayaw mo ba yun? Pag nakita tayo ni Inigo, sasabihin niyo, ha? Ang ganda naman nito. Pati, Romana, alam ko medyo hindi na tayo nagkakasundo nitong mga nakarang araw, pero gusto ko sanang kalimutan mo na yun kasi may maganda akong ibabalita sa'yo. Nakita ko na siya. Siya? Sino? May artista? Dito sa bayan natin, may artista? Hindi artista. Yung lalaking makakatuluyan ko. Nakita ko na siya. Ang gwapo-gwapo nga. Tsaka napaka-amo ng mukha niya. Paano mo siya nakilala? Ano pangalan niya? Hindi ko pa nga siya kilala eh. Kasi nakita ko lang siya sa pamamagitan ng Kawa. Kawa? Anong pinagsasabi mo? Hindi ka maniniwala sa akin kung ikukwento ko sa'yo. Kaya halika, sumama ka sa'kin. Ipapakita ko siya sa'yo. Sandali. Alam mo namang hindi tayo pwedeng umalis. Hanapin tayo ni Inay. Sandali lang naman tayo. Halika na, tara. Babalik tayo kaagad. Agad-agad, ha? Crisanta, ba't dito mo na naman ako dinala? Akala ko ba ipapakita mo sa'kin yung lalaking nagugustuhan mo? Oo nga. Ipakita mo uli sa amin, Kwago, yung lalaking makakatuluyan ko. Romana, dito ko nakita yung lalaking makakatuluyan ko. Ano bang pinagsasabi mo? Jan? Paano naman magkakaroon ng mukha dyan? Romana, hindi ko kasi alam kung paano yung ginawa ng alaga ko. Pero dito ko nga sa Kawa nakita yon. Kaya, Kwago, sige na, tulungan mo na ako ipakita yun kay Romana para makilala niya. May mukha na lumabas dito sa Kawa. Crisanta, kung totoo nga talaga yung sinasabi mo, ibig sabihin, may samaligno talaga tong bahay na to. Halika na nga, umalis na tayo. Alam mo naman, ayoko dito eh. Sabi ako ng totoo. Diyan ko talaga nakita. Eh, umalis na nga tayo. Nakakatakot nga yun. Kwago, wala ka naman pakisama. Diyan ka na nga. Halika na. Nakakainis ka. Crisanta, huwag ka nang babalik dun sa loob ng gubat, ha? Iba talaga yung pakiramdam ko dun sa bahay na yun, eh. At isa pa, sinabihan naman din tayo ni Inay na huwag na tayong papasok sa loob ng gubat, kaya subukan naman nating sumunod. Eh, kapag hindi na ako bumalik dun, paano ko uli makikita yung lalaking makakatuluyan ko? Lalaki sa loob ng Kawa. Crisanta, siguro... Siguro dala lang yan ng gutom. Huwag kang mag-alala. Pag tumila na yung ulan, pag naka-uwi na tayo, makakakain ka rin. Talaga si Antonio, nabasa na ni Mayora yung sulat namin sa kanya? Oo, Kapitan. Eh, kaya rin kami pinapunta dito ni Mami para sabihin sa iyo na naaprubahan na yung budget para sa koso dito.
Maraming salamat po, sir. Pakisabi na rin yung kay Mayora. Marami yung salamat. Sige, Kapitan. Mga kapitbahay, ayan yung magkapatid na mangkukula mo. Nako, magdasal kayo na huwag tayong batiin ang mga yan. Kami na naman ba ang pinag-chismis sa inyo, ha? Ha? Huwag na silang pansinin. Ano yung patulan? Bakit hindi ko sila papatulan? Eh, ang sasama ng tabas ang dila nila. Inggit lang sila. Hmm? Dahil tayo, ubod tayo ng ganda. Samantalang sila, ubod ng pangit! Hmm? Tama na nga. Pasensya na po kayo. Umuwi na nga tayo. Magaganda nga kayo. Mga kampo naman kayo makukulang. Pwe! Manang, sino sila? At bakit naman sila tinatawag na kampon ng mangkukulang? Nako, mahabang kwento ho, Sir Antonio. Pero maniwala kayo, mga mangkukulang yan sila Romana at Crisanta. Gosh, at this time in age, may mangkukulang pa. Ano bang mga klaseng tao at tumakausap natin, kuya? Nakakahiya. The fifth planet was very strange. It was the smallest of all. There was just enough room on it for a street lamp and a lamplighter. The little prince was not able to reach any explanation of the use. Galing ah. Galing na magbasa ng English ah. Matatas ka na magbasa. Crisanta? Oh, ikaw naman magbasa. Oh, ito ka. Ito. Si Romana na lang po, tinatamad ako magbasa eh. Eh, paano ka matututo niyan kung hindi ka magsasanay? Huwag niyo nang pilitin basahin niyo yan. Paulit-ulit niyo na naman nabasa yan. Ayan yung mga anak. Ngayong meron na akong trabaho at ngayong hiwalay na kayo, sa susunod na taon, may inon ko na kayo sa isang maayos na eskwelahan. Talaga po, Tay? Hmm? Makaaral na kami sa totoong eskwelahan? Saan na makaaral? At saan naman tayo i-enroll ni Itay? Sa elementarya? Ay, naku, di bali na, no? Hindi nyo naman kailangan mag-enroll sa elementarya. Di ba, Elsa? Oo. Tama ang Itay nyo. Napagtanungan na namin nung nasa Maynila pa tayo, ang sabi, kukuha lang daw kayo ng exam sa DEX. Tapos, pag pumasa kayo, pwede na kayong mag-high school. Kaya kailangan galingan ninyo para makahabol kayo sa pag-aaral sa susunod na taon. Opo, opo talaga. Crisanta, galingan natin para naman may maabot tayo. Ay, naku. Nay, gagalingan talaga namin ni Crisanta. Makaaral na kami sa totoong eskwelahan. Sasayangin ko lang ang oras ko dyan sa pag-aaral na yan. Maganda naman ako at yun na lang gagamitin ko para umasenso. Crisanta, mali yan. Hindi ganyan dapat ang paniniwala sa buhay. E di sana, maski nang kabalto ko pa kami ni Romana, pinag-aral na kami. Hindi ngayon na matatanda na kami dahil ayoko na, kaya huwag niya ipilit sa akin yung pag-aaral na yan. Crisanta, bumalik ka nga rito. At, Tay, ako na po kakausap sa kanya. Baka mahuli ka pa sa trabaho niyo. Tama nga yung sinabi mo sa akin noon, Romano. Sana hindi na lang natin pinaghiwalay yung mga kambal. Kung sasama lang ng ganitong ugali ni Crisanta. Ba si Crisanta? Hindi. Saan ba yun? Teka, saan ba nagpupunta yun pag umaalis sa bahay nyo? Baka naandun yun. Baka nasa bahay na gawa sa puno. Salamat po, salamat. Ano? Basta ho, sige, salamat. Anong bahay na gawa sa puno? Anong bahay na gawa sa puno? Romana! Wago, buti dumating ka. Alam mo bang nasagot ko na naman kanina si Inay? Paano ba naman wala siyang ginawa kundi manermo na manermo? Gusto ba naman niya mag-aral kami ni Romana?
Ang tatanda na kaya namin. At isa pa, pag nakilala ko na ng personal ang taong makakatuluyan ko, siguraduhin kong hindi na ako kailangan mag-aral pa. Dahil alam kong mayaman siya at ibibigay lahat ng gusto ko. Pero kailan ko naman kaya siya makikita? Kailan ko ba makikilala ng personal ang totoong mamahalin ko, Kwago? Oh, pare ko eh. Parang bad mood ka na naman ata. Ano ba nangyari sa inyo sa meeting ng daddy mo? Wala ka na naman gana, tahimik ka na naman dyan. Ayun. Pinahiya na naman ako ni daddy. Naman pare, hindi ko nga alam eh. Kung bakit hanggang ngayon pinagtsatsagaan ko pa rin siya. Ren, konti na lang. Konting-konti na lang. Magi-give up na ako. Alam mo, Tol, miss ki ganun sabihin mo at miss ki ganun si Tito. Hindi mo kayang iwanan yun. Loves mo yan eh. Ano? Tama ako, di ba? Alam mo, parang dami sinasabi eh. Mag-drive ka na lang. Ba? Bakit? Ano meron sa pagmamaneho ko? Kwago? Kwago, saan ka pupunta? Ren, may tumatawid! Uy! Katulong ho para dito sa mansyon? Oo, nagmamadali kasi kami sa pag-hire eh. Pwede ka ba? Ikaw yung pinadala ni Kapitan, di ba? Eh, gusto ko sana, kaya lang hindi ko naman ho pwede iwanan ng mga anak ko tsaka mga apo ko. Ay, pero teka, meron ho pala akong pamangkin na tiga kabilang bayan. Eh, hindi na kayang pag-arali ng kapatid ko. Kaya siya nalipapasok kong katulong dito. Eh, sige, kung masipag yan, edi yun na lang para hindi na ako mahirapan maghanap ng iba. Naku, napakasipag ho ng pamangkin kong yun. Sigurado hindi ako mapapahiyasan niyo. Eh, pupuntahan ko muna ho para kausapin ho. O sige, lumakad ka na, tapos balitaan mo ako agad. Ah, sige ha, salamat ho. Ah, Miss Alve. Oh. Nakita niyo po ba si Mama? Maaga umalis, Ellie. Isa po ba siya nagpunta? Ellie, parang hindi ka naman nasanay sa mama mo. Boring. Nakita ulit. Thank you.
naglinis nito. Ginagawa mo dito. Romana po ang pangalan ko. Hinahanap ko po lang kasi yung kapatid ko. Kayo po, paano kayo nakarating dito? Namasyal lang ako sa gubat. Nakita ko tong treehouse. Na-curious ako kaya... Kaya ako pumasok dito sa loob. Pareho po pala kayo ng kapatid ko. Tuwang-tuwa din po siya dito eh. Kaya lagi siyang pumupunta. Kaya nga po, dito ko siya hinahanap ngayon eh. Pero wala pala siya. Sige po, salamat. Nato, minsan ka lang mag-drive, nakakasidente ka pa! Oh God, pare. Hindi ko sinasadya. Oh my God, tulungan mo nga ako dito. Miss? Miss, okay ka lang? Miss, okay ka lang? Miss, ayos ka lang ba? Ba't di ka nagsasalita? Sabihin mo sa akin, may masakit ba sa'yo? Naalala kita. Ikaw yung lalaki sa kawa. Romana, ang ganda na nangyari sa akin ngayon. Yung lalaking nakita ko sa kawa, nakita ko na siya ng personal. At alam mo, mukhang mayaman kasi may kotse siya at mukhang taga dito rin sila sa bayan. Kaya sigurado ako makikita pa kami ulit. Kaya pag nangyari yon, hindi ko na siya pakakawalan pa. Niyatid mo ba yung babaeng muntik mo na masagasaan? Correction, Tol. Nabundol lang. Pero alam mo, parang katulad niya rin sa Romana, Tol. Huwag mo nang ipagmalaki sa akin kung gaano kagwapo yung Inigo na yan. Dahil sigurado ako mas gwapo yung lalaking kinukwento ko sa'yo nakita ko sa kawa. Basta huwag ka na babalik dun sa bahay sa gubat. May nakita akong babae. Sinong babae? Sino ang Romana na yun? At bakit madalas daw sa bahay na yun ang kapatid niya? Bakit siya nagpupunta dun? Romana, ako pala si Antonio. Baka gusto mo mag-merienda. Marami pa akong gagawin. Salamat na lang, ha? Huwag mo naman akong tanggihan. Bitiwan mo ako. Romana, hindi kita bibitiwan hanggat di ka sumasama sa akin. Romana! Inigo, buti na lang dumating ka. Sino yung lalaki yan? Di pa patulang ang pagsuyong na kulang dahil